Ini start masya. Wala talaga. Wala. Views. Nakakano, wala talaga siyang display. Kasakit season ng views. Ito kasi nalagyan ng 30 kung nakikita niya, 30 ang nailagay sa kanya, so dapat is ang average o ang advisable talaga is nasa 15 lang, 15 kabilaan. So, good morning ulit guys, no? Ito yung alaga natin. Kadalasan talagang problema ng mga raider to yung fuse niya. Kasi ginawa ko dito, nilagyan ko ng yung isa papunta sa ito kasi galing battery papunta dito sa fuse na to. May fuse yan eh, ito yan, nakalagay yan dyan. Tapos ito namang fuse na to dito. So itong fuse na to guys, papunta to sa, if I'm not mistaken guys ha, correct me if I'm wrong, papunta to sa mga accessories, ilaw, horn, gauge panel, etc., tail lights, ganyan. Tapos pupunta dito, ito naman yung papuntang starter. Dito yan. So, nilagay ko dito guys is 30 amps kung nakikita nyo, no? Pero parang malabo. 30 ampere. Dito naman sa kabila, ginawa kong 20 na, no? Yan, no? Kung nakikita nyo ng malinaw, 20. Kasi ang pagkaka, nakalimutan ko na guys yung stock na ito, no? Pero parang 10 ata, 10 amperes. May nakapagsabi naman sa atin na isa ring kaibigan na dapat 15 lang, 15 amp lang kasi sapat na yon kumbaga. Kasi ang tendency nga nito, yun nga, hindi nag wala nang panel, wala nang connection sa panel. So try lang natin guys, baka sa fuse lang. So ngayon kabit natin 15 guys. Okay, 15 amps lang. So sana gumana siya, no? Kasi siyempre hindi natin ito magagamit kung hindi siya gagana. Fuse ang problema nito guys, kasi wala na talaga. Ayan o, oh. Ilaw yung bat niya eh. So continuation natin guys, chine ko pala dito guys, ito nga, nag tester tayo. Siyempre pinalitan din natin yung fuse kasi masyadong malaki at may nakapag-advise sa atin na talagang dapat. Kasi yun nga guys, ang fuse nito kabilaan is 10 amps ang stock, yung talagang original niya. So dahil nga nagdadagdag tayo ng mga accessories ganyan, ilaw o kung ano man, tinataasan natin. So talagang ang pinaka ano sa kanya advisable is 15 amps lang guys.
So kaya akala ko, tinest ko dito, meron naman siyang connection. Kagaya nito, tinest naman natin siya, no. Nari ganito na lang. So lagay natin diyan. Try lang natin guys kung ano ah. So yun. Alam problema ngayon, natataka ko anong problema. Bakit nawala yung panel niya? So dito sa fuse, saka yung fuse relay niya, na-check ko naman yung battery natin, na-check naman. So tinignan ko dito yung connection ng starter niya. Kaya pala guys, nawalan siya ng kuryente dahil naputol na. Napaka simple lang pala guys, no. So, 'yun lang guys, kung sakali man mangyari sa mga alaga niyo to, sa raider niyo, pwede niyo i-check syempre yung mga naiisip niyo, mga possibility, battery kung baka na-drain na. Pero usually guys, kahit drain na yung battery, magkakaroon dapat ng panel. So, ang i-check niyo diyan yung fuse relay, o dito sa ano niya, sa head niya. Check niyo din guys kung baka may naputol na sa vibration. Kagaya nga nito sa akin, siguro sa vibration naputol na yung wire niya. Kasi magkaganito lang naman kasi yun guys, ganyan. So siguro sa sobrang vibrate niya na loose na yung pagka-intact sa kanya. So yun, check niyo na lang. Pero sa wiring lang din talaga yan. Ako guys, hindi rin naman ako mekaniko, hindi rin ako magaling sa wiring. Sariling ano lang, check lang natin muna bago tayo magpa-mekaniko. So, kasi bukod sa syempre, another knowledge naman, makakatipid din tayo sa mekaniko. So, ganun lang guys, sharing is caring. Share nyo na lang din to kung ano, may natutunan kayo, wala. Pero yun lang ang aking experience. Ngayon lang yung naayos kasi medyo busy rin tayo sa trabaho. So guys, thank you. See you next vlog. Peace! Guys, tika. Check natin kung okay ba. So, yun guys. Problem solved.